May 2024, nagsagawa ng operasyon ng Baseco Police Station at ang Maynilad ang mga suspect na nag-aala waterbender sa pagnanakaw ng tubig. Tuluyan ang abang lulutang. Andiyan na yun, nag-drawing. Pagkatap na naman ang illegal na tubig, di ba? Put them under arrest and see to it na yung serve natin ang kanila para pagpapatao, ha? Let's go. Sumugod na ang mga polis sa lugar kung saan namataan ang mga suspect. Pagdating sa area, saban yung dalawa. Sige, mamaki yung dalawa. Huli, on the spot, ang pitong lalaki. Na-recover din ang mga gamit nila sa pagja-jumper. No more under the kalsada operation para sa inyo. So, marami tayo dito na ko mga ebidensya pati mga radyo. However, sana bro, tingin nyo na to. Kasi pati ispilahan. Wala nang tubig. Dinala agad sa custodial facility ng Baseco Police Station ang pitong lalaki. Habang sinimula naman ang Maynilad ang pagpapalit sa mga main pipe na nabutasan. Kitang-kita ang mga binutas ng grupo sa mga linya ng Maynilad. Makikita rin ang mga PVC na ilegal na nakakabit sa mainline. Dito raw sa ilalim ang lagusan na nilulusutan ng mga nakuli sa pagkakabit ng kanilang jumper. Ayon po sa impormasyong ating natanggap mula sa Manila Police District, isa ho ito sa mga nilalagusan ng mga suspect. Kasya ba ho ba sila dyan? Yes sir, kasya po sila kasi ito tinambakan na lang po ngayon to. Para magmukhang hindi sila kasya. Pero ito, kaya wasak na po yan eh. Sa lugar dito na po sila rito. Ito ho sa lugar na ito. Yan. Sila magkoconnect ngayon. Ito na ho yung main line na tinatawag. Ito yung main line nila. Kinukuha na nila kasi malalim po yan eh. Yan sila kumukuha ng linya. Narito po yung ilan sa mga ebidensyang nakalap ng Manila Police District at nakatakdang iharap sa husgado laban ho doon sa mga suspect na ngayon po ay nasa pangana ng kaukulang reklamo. Ito lang ho yung pagpapatunay na hindi raw basta-basta ang grupo, organisado at sistematiko ang kilos. Merong water pump, merong mga two-way radio rito, pati ho yung tools, hindi basta-basta. Kapitan, itong mga pump na ito, ano ang silbi nito? Ito po yung ginagamit nila at saka yung mga nagpapakabit ng illegal connection. Oo. Para mas malakas yung buga ng tubig sa kanila. Ngayon, Kapitan, kung humigop na ng tubig itong pump na ito, bumomba na, ano ngayon ang epekto doon sa mga lihi mo nagbabaya? Wala na pong tubig na lalabas sa kanila, umihina na yung presyo. Uh-huh. Kasi nakukuha na ho nito papunta sa mga illegal connection na nagpakabit. Kinilala ang mga suspect na sina Jerry, Antonio Brando, Alfred Aldrich, Vince at Marco. Hindi nila tunay na pangalan. Nakapanayam din ng resibo ang mga suspect na nabisto ng pulis at Maynilad. Narito po tayo ngayon sa Baseco Police Station. Ang mga suspect po ay narito. Susubukin natin silang makapanayam. Tayo, ano masasabi nyo? Kayo ay kinasuhan kaugnay dito sa Diomano. Nakawan ng tubig na ito. Ako po, talagang may sarili kami mikro ng Maynilad. Kaya sa araw na yun, naganap ako ng mayroong matulog. Tubig para magkaroon kami ng sariling tubig. Ay, ano nangyari? Nadaanan din ako doon na nag-ano ng tubig. Ikaw, ano ginagawa mo doon? Naka-upo lang po ako sa katama ko. Hindi, kasi si tatay umamin. Talagang dumiskarte siya para magkatubig. Ikaw rin ba, gano'n? Hindi po, nakaka-upo lang po ako. Standby ka lang? Opo. Wala kang kinalaman dito? Wala po. Sabihin. Wala po. Kinasuhan ang mga suspect ng violation of RA 80410, illegal tapping to the water, sewer, or distribution pipe. Kung mapapatunayang nagkasala, maharap ang mga akusado sa 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong at kabayarang doble sa halaga ng kanilang ninakaw o sinira. Ang payo naman ng mga pulis. Huwag natin gawing practice kasi ang dami din tao na nangangailangan ng tubig. Nakakaawa po yung ating mga kapitbahay. So sana ho tigilan natin yan. Bawat kasamaang ginagawa, doble ang magiging kabayaran. Bawat illegal na hakbang, hindi isa kundi marami ang pwedeng maapektuhan. Pero sa ilalim ng batas, walang ubra ang malatubig na dulas, lalong-lalo na kung may resibo. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.